magra-wrap tayo ng mga Christmas gift. And yes, huwag po kayong magtataka at kung ano-ano ang mga boxes na nakikita nyo rito. Dahil nagre-recycle po ako ng mga boxes. Kasi nanghihinayang ako dun sa mga box na pwede pa i-reuse. And syempre, kailangan may pakialam tayo sa Mother Nature na kaka-save to sa pagpapaganda at pag-iwas ng pollution. Sana lang yung mga makakatanggap, i-recycle nyo rin yung mga boxes. Pwede itong gamitin na lalagyan ng mga kung ano-ano. And then, ito pa yung ibang gagamitin ko. Be proper. Ito, nabili ko to sa S&R. 179 pesos. 2 rolls na siya na pig. 2 by 1.5 meter rolls. Hindi ko pa siya nabubuksan. And first time ko siyang itatry. Kasi usually, ang ginagamit ko ay yung mga gift wrap from SM. Ito naman, 8 pieces na gift wrap, 19 by 28 inches, 100 pesos to 8 pieces. Ito, nagamit ko na ng Christmas party ni Andres. Pero this is from SM din. Then, scissors, scotch tape, tape dispenser, gift tags, ball pen, ampaw. Ito ang pinaka-importante. Sasabay ko na rin siya. Pero syempre, hindi ko na ipapakita sa inyo. So, what are we waiting for? Simulan na yan! And yes, tinabit ko po muna sa gilid yung mga gift boxes, yung mga gifts to create more space dahil malalaki yung mga boxes natin and then mahaba yung ating mga gift wrappers. So, kailangan talaga natin ng malaking space. And yes, kung natataka po kayo, may laman na po mga items itong mga gift boxes na nandito. Nilalagay ko na lang po siya kasi may mga re-regaluhan po ako na excited makita yung mga gifts nila. At sinisilip yung vlog para makita ko ano yung para sa kanila. Pero may laman po lahat yan. Like this one. Meron po yan lahat laman. Yes, may laman lahat. Positive. Ito naman, nakabox na kasi siya, so hindi ko na siya kailangan i-rebox. Pero may laman lahat. Positive po tayo dyan. May laman lahat yan. Wala pong daya ito. Hindi po to for the content at hindi for the vlog lang. Kaya simulan na natin yan. And isa pa palang disclaimer. Paano ko nalalaman kung para kanina yung regalo habang binabalot? It's because every box, meron na yung pangalan sa loob. Ay, meron na yung nakasulat na pangalan. Para kapag binalot ko, alam ko na kung para kanino yung gift. And then yun na isusulat ko sa gift. So, back to regular programming.
aking natapos na rin ako sa wakas. Ito yung mga naibalo tong Christmas gifts sa aking mga loved ones. And sana nag-enjoy kayo sa video. Thank you for watching! Merry Christmas and a Happy New Year! Bye!